ang inyong tagapagbalita sa Bullseye on the Go. Sa mga pangunahing balita at tsensa, hindi naniniwala sa survey ng Social Weather Station at Pulse Asia. Presidente Duterte, nananawagan na ordinaryong tao ang iboto sa 2022. Bongbong Marcos, inanunsyo ang pagtakbo bilang presidente sa Halalan 2022. Ilang mga artista at athletes naghain ng COC para sa nalalapit na halalan. Mga estudyante, nagprotesta online sa Student Congress ng Commission on Higher Education na kung saan naimbitahan si Sandro Marcos. Sa international news, Russian actors susubukang gumawa ng pelikula sa space. Sa balitang showbiz, Joseph Marco pinagkaguluhan ang IG photo sa kanyang 33rd birthday. Vice Presidential Bet at Buhay Representative Lito Atienza, hindi pinaniniwalaan ang survey sa presidential candidacy ng kanyang running mate na si Senator Manny Pacquiao. Sinabi niya na hindi nakasali ang mga mahihirap na sumusuporta sa boxing icon. Sinabi rin niya na hindi nakabilang sa mga survey ang mga taong walang access sa internet. Ngunit, base sa survey na ginawa ng Pulse Asia at Social Weather Station, ang dalawa sa pinakamalaking pollsters ay ginawa sa pamamagitan ng face-to-face interview kontra sa sinasabi ni Atienza. Ayon sa kanyang statement, sinabi niya na hindi siya naniniwala sa survey sapagkat ginawa ito gamit ang Zoom, internet at hindi face-to-face. Sinabi niya na kung ang mga mahihirap ay mayroong computer, ay hindi mahirap yon. Kung kaya hindi tinatamaan ng mass base ni Manny Pacquiao. Ika-apat si Pacquiao sa ranggo na kabilang sa posibleng presidential polls sa 2022 elections matapos magkamit ng 12% of votes. Sinang-ayunan naman ito ni Pacquiao at sinabi na hindi ipinapakita ng survey ang pagkapanalo ng isang kandidato. Bago umano pumayag si Atienza na maging running mate ni Pacquiao, inisip nito na magretiro sa politika. Ngunit, nagbago ito dahil sa kanyang kagustuhan na mag-iwan ng legacy sa kanyang mga anak at sa kanyang mga apo. Inamin rin ni Atienza na wala siyang pera na tutugon sa pangangailangan ngayong eleksyon at dedepende lamang sa kanyang running mate na si Senator Manny Pacquiao. Duterte, nananawagan na ordinaryong mga Pilipino ang iboto sa 2022. Kabilang si Pangulong Duterte sa mga politikong kabahagi sa political dynasty. Ngayong araw, naglabas siya ng kanyang statement na kung saan sinabi niya na iboto ng mga Pilipino ang mga ordinaryong tao sa 2022 elections at hindi ang mga politikong nakaluklok sa pwesto sa mga nakaraang taon. Ang pamilya Duterte ay matagal nang nasa pwesto sa Davao City sa loob ng 3 dekada. Sinabi niya na mas makakabuti sa bansa ang ordinaryong Pilipino, ang mamumuno at hindi ang mga tumanda na sa politika. Sa isang ambush interview, sinabi ni President Duterte sa mga reporters na ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ay tatakbong presidente sa 2022 elections. Kamakailan lamang ay nag-file na si Duterte Carpio ng re-election sa Davao City. Sa kanyang statement, sinabi niya na si Senator Bongo ang papalit sa kanya bilang vice presidential candidate ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan. Naniniwala siya na si Go ay tamang tao para may pagpatuloy ang kanyang legacy. Sinabi rin ni Presidente Duterte na panahon na para ibigay sa mga bagong leader para mapagpatuloy ang pagbabago at mga programa na ginawa ng administrasyon. Maraming grupo at kritiko ang nagsasabing hindi natupad ng administrasyon ang pangako sa pakikipaglaban ng korupsyon sa gobyerno. Pinoprotektahan di umano at dinedepensahan pa ng presidente ang korupsyon ng kanyang mga appointees.
pensyon ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sasabak siya sa 2022 presidential race. Ginawa ni Marcos ang anunsyo sa pamamagitan ng isang Facebook video kung saan nanumpa rin siya bilang miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas. Sinabi ni Marcos na kailangang magkaisa ang mga leader ng bansa para malampasan ang nararanasang krisis. Dapat anya harapin ang pagsubok bilang isang bansa at magkaisa ng mga mamamayan. Sinabi ni Marcos, siya ang magbabalik ng liderato na magiging daan para sa pagkakaisa ng bansa. Matatandaan na kumandidato si Marcos bilang vice-presidente noong 2016 pero natalo ito ni Vice Presidential Lenny Robredo. Noong nakaraan, umapela ang opposition coalition isang sambayanan kay dating Senador Bongbong Marcos na itigil na ang pagpapaikot sa katotohanan tungkol sa tunay na nangyari noong martial law era. Sinabi pa ng isang sambayanan na binabago ni Bongbong ang historical accounts gamit ang mga paid trolls at exploitation of the flaws ng social media. Nananawagan sila sa mga kabataan na pigilan ang pagbabago ng kasaysayan at sinabi rin ng grupo na matagal ipinaglaban na makuha muli ang demokrasya sa bansa. Ilang artista at atleta at kilalang personalidad ang nagsumite na rin ng kanilang mga Certificate of Candidacy para makatakbo sa halalan sa susunod na taon. Kasama ang mga nagsumite ng COC ang mga artistang re-electionist o dati nang humawak ng posisyon. Sa Makati, tatakbong uli si Jong Hilario para sa kanyang pangalawang termino bilang konsehal. Sa Maynila, susubukan ni Yul Servo na masungkit ang vice mayoral post mula sa pagiging kongresista. Nag-file naman ng COC ang action star na si Jericho Ehercito para tumakbong vice governor ng Laguna. Katandem nito ang dating mamamahayag na si Sol Aragones bilang gobernador. Sa Camarines Sur, nagsumite ng Certificate of Candidacy si Anjo Iliana bilang kongresista. Una nang nagsilbing konsehal ng Quezon City si Iliana. Sa Cebu City, susubok naman ulit si Richard Yap na maboto bilang congressman kasunod ng kanyang pagkatalo para sa parehong posisyon noong 2019. Sa Victoria City, Negros Occidental, tatakbo naman bilang mayor ang star magic artist na si Jave Benitez na nobyo ni Sue Ramirez. Sa Nueva Ecija, naghain na rin ng kandidatura si Jason Abalos bilang board member. Sa San Juan City, kabilang naman sa council slate ni Mayor Francis Zamora ang mga basketballistang sina James Yap, Ervic Vihandre, Paul Artaid at Don Aliado. Pagdating naman sa mga beauty queen, nag-file ng Certificate of Candidacy bilang konsehala ng Quezon City si Ali Forbes. Siya ay runner-up sa Bilibining Pilipinas at dati ring Pinoy Big Brother housemate. Nag-file rin ang beauty queen at actress na si Marisa Del Mar bilang kinatawan ng OFW o ang One Filipino Worldwide Party List. Tatagal ang COC filing hanggang Biyernes, Oktobre 8. Nagprotesta ang ilang estudyante sa Online Student Congress ng Commission on Higher Education kung saan panauhin si Sandro Marcos. Karamihan sa mga mag-aral ay nagpalit ng kanilang pangalan at larawan sa online platform, ayon sa post ni Akbayan Youth Chairperson Dr. RJ Nagit. Nagpahayag ang Akbayan Youth ng pagkadismaya sa Commission on Higher Education sa pag-imbita sa Batang Marcos. Naniniwala sila na wala silang ibang intensyon kundi ang linisin ng kanilang pangalan. Dalawang araw ang forum na kung saan nagsalita si Sandro Marcos patungkol sa papel ng kabataan sa pag-unlad at pagbuo ng bansa. Ayon kay Nagit, hindi pinayagan ang mga kalahok sa forum na magtanong. Sinamahan ng ibang mga kalahok ang Akbayan Youth upang magpalit ng pangalan na Never Again at hashtag Marcos Magnanakaw sa gitna ng sesyon.
Si Sandro Marcos ay apo ng dating presidente na si Ferdinand Marcos. Nagpahayag ang batang Marcos na siya ay tatakbo bilang isang kongresista sa Ilocos Norte. Ang kanyang ama naman ay tatakbo bilang presidente sa darating na halalan. Sa international news, sa Moscow, isang Russian crew kasama ang two cosmonauts, director at actress ang aalis papunta sa International Space Station para gumawa ng unang pelikula sa space. Ang apat na katao ay nakatakdang umalis gamit ang Soyuz MS-19 craft. Ang Russian state media ay patuloy na nagbibigay atensyon sa nakatakdang paglipad. Ito ang panibagong development ng Russia at ang buong mundo ay manunood. 12 araw ang Russian mission kung saan kasama ay lahat civilian crew. Ang rocket at capsule ay ginawa ng SpaceX na pinamumunuan ng negosyante na si Elon Musk. Inanunsyo rin ng aktor na si Tom Cruise ang Hollywood project na ito kasama ang NASA at ang SpaceX. Ang Russian movie na ito ay pinamagatang The Challenge. Ang kwento ay patungkol sa isang doktor na gagampanan ng aktres na si Yulia Priscild na kung saan babiyahe sa space station upang sagipitin ang isang cosmonaut. Ang cosmonaut crew na kasama ng Russian team ay ipapakita rin sa pelikula. Inaabangan ng marami ang pelikulang ito dahil sa takbo ng kwento at dahil sa kaibang set na pupuntahan ng mga bidang aktor. Sa balitang showbiz, Joseph Marco ibinahagi ang isang daring photo sa kanyang official Instagram account. May caption ang photo ng aktor na Year 33. Ito ang kanyang selebrasyon sa kanyang 33rd birthday. Maraming netizens ang natuwa sa paandar ni Joseph Marco. Isa sa mga netizens ang nainggit sa librong hawak ng aktor. Ang ibang netizens naman ay ginawa pang wallpaper sa kanilang mga telepono ang larawan ng aktor. Stay tuned po mga kababayan. Susunod na po ang Bullseye News Unfiltered by Dante Maravillas. Live na po sa ilang sandali.